Si Kuya po, kung mahal kong viewers yung may-ari ng puno. At yun nga po, kinausap ko si Nanay at si Buboy na makipag-usap kay Kuya. Yan, nagpayag daw kayo hanggang gustong taasan, 2,000 daw sa isang puno. Hindi naman po ako nagsabi dyan. Gagawin lang po yan yan. Hindi mo alam mag-face. Hindi nga ito kausap niyan. Dapat nakipag-usap po kayo ng klaro sa kanila kasi hindi na po ako yung ano dyan. May ano, pinaubayo ko po sa inyo. Ang sa akin, ibigay ko lang yung bayad. Kung magkano yung bayad na sinasabi nyo, eh, iba naman, ba't pataas ng pataas? Ano to, business night? Pasensya na pa rin, Joseph, kung ano pa yung nasabi namin at ano. Pag-uusapan din naman natin. Okay. Pasensya na. Good morning mga mahal kong viewers at welcome back to my YouTube channel, Commander ni Marcos, at sa ating Facebook page, Alma Vlog, at nandito tayo, kila Buboy ngayon at Nanay Maribik. Ayan, kausapin natin sila at kumustahin yung pabahay natin sa kanila. And cameraman natin ngayon tong ano, panganay ko. Ayan, naglalaba yata si Nanay. Ayan, ipakita mo dun. Nanay, bakit? Ayan, nandito na tayo kila Buboy. Okay, nandito na pala yung hamba. Ganda, nagagawa na sila ng pintuan. Ito oh, yung frame. Okay, nagagawa si Kuya. Ito na yung pinakapintuan. Pintuan yan. Ayan. Ayan, kumustahin natin yung pabahay. Kumustahin pabahay natin, Nay? Nagtrabaho ngayon yung ano? Opo, mga ginagawa po yung pinto. Yung pinto ang ano ngayon? Mm-hmm. Oo. Ayan, kausapin natin yung may-ari ng puno ng ano, at babayaran na din natin kung magkakasundo po kami sa nasabing presyo para naman mapapatunan na natin at mapaayos yung ating ano, eto, project. Ayan. At dito na nga, nag-uusap na kami sa may-ari ng puno at naging intense ang ating pag-uusapan. Isang puno yan. Hindi pa natin tutulong ito. Kaya pwedeng maglagay na nga dito. Para maano din natin sa mga viewers natin. Para hindi maano. Pa natin tutulong ko. Ngayon, gusto kong iwanagin kaya nandito. Si Kuya po, kung mahal kong viewers yung may-ari ng puno. At yun nga po, kinausap ko si Nanay at si Buboy na makipag-usap kay Kuya. Hindi kasi ako upan eh. Totoo ba yung sinabi niyo po? Sinabi niyo daw kay Nanay na ano, liwanagin ko lang ngayon na hindi nga po kayo mapayag daw sa ganong presyo dyan. Ako po hindi nagpipresyo niyan. Bakit na po ako nagpipresyo? Alam naman po ng kwan niyan. Sino lang po may gagawa niyan? Sino may gawa po? Oh. Kasi kung sinabi mo lang na ano yan, kahit ibigay ko yan, nug na yan. Kung kailangan putulin. Kung kailangan tayong putulin yan, kahit ngayon paputol yan. Hindi naman ako madamot lahat po ng kwan ay magtanong po sa kapitbahay kayo dyan, o, kung ako'y abusado. Sir, yung, hindi nga po kayo nagsabi, yung kasawa niyo po ang nagsabi. Kasi, si Nanay Tenzi. Mahirap kasi yung kwan eh. Ngayon madami na naging involved. Sabi niya kasi ako na kasi napasama nung lumapit ako, sabi niya hindi ninyo ako kinakausap man lang, daan at lipasan lang ninyo ako. Ay, hindi naman sana gayon. Ayun po yung gusto kong nangyari, Tay, kasi ako inaasikaso ko po lahat ng mga materyales dito. Ako mismo nagpapadala na dito para magawa tong bahay ni Nanay. Ngayon sabi ko para may gawin naman si Nanay po kahit papano ay siya ang makiusap sa inyo at siya ay pubagang nakakakilala sa inyo. So yun, kinausap ko si Nanay, nakausapin kayo dito sa Nyog. Eh sabi niya, nagpayag daw kayo hanggang gustong taasan, 2,000 daw sa isang puno. Hindi naman po ako nagsabi dyan. Gagawin lang po yan yan. Hindi mo ako maalam mag-presyo. Hindi nga ito kausap niyan. Paano po ako maalam mag-presyo? Paano mo po ako mag-presyo ng gayon? Hindi nga nagkipag-usap sa akin yan. Ayan po ay sinabi ni Marintese na sa isa kong yung 1,000 lang maribig ang babayaran yun sa puno, hindi papayag si Parin Joseph mo. Ang gusto niya yung 1,500. Kasi noon kasi, 1 hour ng kwento eh.
na nalabas. Misis niyo po yun, tay. Oo. Eh, di, sabi niyan, may kipag-usap sa akin. Hindi naman natin, dahil natilipasa naman ako. Oo, hindi pala sa inyo nagsabi. Hindi naman nakipag-ano. Nag-usap po kami, ma'am, sa nanay niya. Ngayon, sabi ng nanay niya, isang libo. Tapos ngayon, pinagbibilitan mo na, sa akin yung 1.5 na ano. Kaya nga po, ang sabi, dapat dyan daw po, kung binayaran na sa 1.5, wala pa pong problema. Eh, bakit kay kuya, kahit libre nga po, ano ngayon, bakit may problema tayong ganyan? Nga, nakaka-problema eh. Kasi, ma'am, hindi lang yan na itulong ko. Kung alam ng kapitbahay na dyan lahat ng ano. Nay, tumutulong kami sa abot ng aming mga kaya, pero ganyan na parang niloloko po kami. Eh kahit ngayon mo, ipaputol niyan. O, tingnan niyo po. O, ma'am. Kahit ngayon, ipaputol yan. Tulong ko. Huwag lang ngayon, ma'am, yung akong mapasama. May sinasabi kasi si kuya, kausap po dun. Na yung una, nasa 1,000 presyo, di ba? Nagtataka kayo, ba't pabago-bago yung presyo? Oo. Kasi una, sabi ni kuya, ay sabi nila, kahit 1,000, basta putuloy, maputuloy, kahit 1,000 na lang. Kaso nga lang daw, dumating yung time na ang dami na naririnig-rinig na ano, kaya nainis din si kuya. Sabi niya, kahit 1,500, di ko na inibibigay. Kaya naging 1,500, di ba? Kasi na medyo... Pinahandle ko na po yan, Nay, kasi handle ko naman na po lahat ay... Bakit ganyan na nagka-problema pang ganyan? Ang bait ni kuya, oh. Binibigay pa nga sa inyo. Yan na po, ay... Nung una po, hindi naman po kasi siya naimik. Pero kinausap niyo siya, nilapitan niyo siya o hindi? Oo, pero hindi naman po siya naimik. Wala siyang sinabi. Pero sinubukan niyo kausapin o kinakausap niyo lang yung asawa? Sinubukan namin siyang kausapin. Sinubukan ko siyang kausapin. Tapos nagmamadali pupunta ng ano. Eh, ano niya po na yan? Pupunta ng Medicare. Tapos sabi ko, pagdating niya ang galing Medicare. Kasi may emergency sila na ay dapat hindi kayo nagbibigay. Tapos yung nang kinausap naman ito yung asawa. Kinausap ko po at sabi ko... Hindi yung asawa kasi sabi nga po... Eh, siya nang... Oo nga po, ma'am. Di ba sabi ko, ma'am, okay. Tanong lang din po muna. Hindi po ba, ma'am, sabi ko sa inyo, ma'am. Okay na, kahit sa 1,000 pwede natin kunin kasi sabi ng matanda, kailangan niya ng pera sa 1,000. 1,000, nung magbabayad naman na tayo na 1,000, nandun baga si Maring Tese. Tapos sabi ni Maring Tese na, ay ewan ko lang ma'am, kung papayag pa sa 1,000, ang gusto nila ay 1,500. Kayo na po. Eh wala naman pong ano, ba't si Nanay Tese ang inaano nyo, dapat si Kuya, tingnan nyo po, sabi niyang, ibibigay, kahit hindi daw papabayaran, ba't nag-abot tayo sa ganong punto na... Wala naman po silang sinasabi na kahit hindi pa, ngayon lang naman po sila nagsabing ganyan. Sabi nung una eh. Wala nang tayong una kasi yung kasi ang inaano niyan yung mayroong po bagang kasi mayroong siyang pero hindi nagustuhan. Pero sa kanila nung una pala. Kasi nga pang pagamot doon ng matanda. No, yun po ang sabi ng matanda. Kahit 1,000 na lang. Kaya nung sabi ni ma'am. Kasi yung point na may mga naririnig-rinig sila na ano kaya medyo na inis din siguro ito si kuya. Sabi niya kahit 1,500 di ko na inibibigay. Sabi niya na. Dapat na hindi kayo nagsalita, yun din ang mali po ay kasi vlog ko po yan. Kung ano yung tatanong ko, yun yung isasagot nyo. Kumusta yung ipaputol natin kasi yan din yung ano ko ay. Tapos sinabi nyo na ganito ganyan, wala pa lang klarong usapan. Eh syempre nasira yung tao. Siya yung babatuin ng viewers. Viewers po yun. Eh, siyempre si tata hindi po siya sanay sa ganyan social media. Kahit batuin siya ng batuin ay talagang masasaktan po yan. Nababasa din ng mga anak. Napapanood po ng mga anak. Kaya dapat nakipag-usap po kayo ng klaro sa kanila kasi hindi na po ako yung ano dyan. May ano, pinaubaya ko po sa inyo. Ang sa akin, ibigay ko lang yung bayad. Kung magkano yung bayad na sinasabi nyo, eh, iba naman, ba't pataas ng pataas? Ano to, business night? Nagiging business na? Hindi po. Wala naman po kami. Hindi naman kami may attention niya na magdagdag. Sila naman na po talaga nagsabi niya eh. Sila natin si dapat po. Hindi rin sila nagsabi. Dapat hindi si Nanay Tese din. Kasi si Kuya nga mismo po yung sinabi kong kausapin nyo. Kasi si Nanay Tese ay asawa lang nung may-ari nito. Oo nga po. Siyempre, siya ang unang nilapitan ko. Sabi nga niya, kahit ngayon ipaputol na daw yan. Kailalang kilala si Kuya din ng ibang tao dyan na ngamabait nga din daw. Kawawa naman.
Samangan naman yung ganyan na ano na magkakapitbahay, magkakaaway. Ako din parang tumataas yung presyon ko sa mga kuwento nyo, pero ang katotohanan pala ay ano ganyan. Eh dapat kasi naman, hindi ko naman sa kinagigitan yung ano. Siyempre, hindi kami makapag maka ano sa kanya direkta agad, kaya nagtatanong din kami dun sa asawa. Hindi, mas maganda kung direct to the point tayo kung sino yung gusto nyong kausapin siya. Hindi yung si kapitbahay, hindi si asawa, hindi si anak, kundi si tatay. Kasi siya yung may-ari dyan, ay siya yung magdi-decision. Si nanay din, yung lola, dun na sinasabi nyo na talagang magulang nung ano. Yun po, yung una kong kinausap. Yun yung kinausap nyo, tapos kinausap nyo din yun kung sino nangangalaga ngayon dito. Yun po yung ano. Kaya payag naman po yung matanda, no? Kaya nung magbabayad po tayo, napigil lang doon sa sinabi ayaw ni Maring Tese ng hindi. Oh, yun nga po yung ayaw ko din po, Nay, na hindi si Nanay Tese dapat ang kinausap niyo dito, kasi wala naman po siya palang ano dito, hindi siya ang mag-decision. Sabi din ni Kuya Carpintero, mabait daw talaga yun. Yun eh, kapag di mo kakusapin, di wala yung imik, ganun. Meron daw yung si, ano, kuya na. Sabi nga niya kanina, kung kinausap lang ako ng maayos ako mismo, kahit ibigay ko pa ng libre yun, ibigay ko talaga yun, puno lang yan. Sabi hanggang kahit di ko pa bayaran yan. Nangailangan lang din daw yung mama niya nung parang magagamutan. Kaya oo, libo, emergency pa pala yun, Nay. Sa akin, nagaantay lang talaga ako ng, ano, ng go signal na anuhin si kuya. Sa puno, tinan nyo emergency pa pala yung ano, ba't ganun nagkaroon ng ganun na usapin. Hirap po yan. Ah, kuya, dito ka. Diba putol na po ninyo? Ha? Wala po kayo magagana sa atin. Ha? Diba putol na po ninyo? Oo po kayo, dito kayo. Parang ano? Okay na po. Upo na muna. Okay na po. Tapos kung nagpapakawit mo ako. Ha? Oh, dito mag ano lang kami, manghingi kami ng dispensa sa iyo. Dito ka. Okay na po. Okay na po. Oh, dito ka na. Okay. Para ano? Okay na, mag-clear tayo para hindi ka naman ano, naawa ako sa iyo kanina ay sa ano mo po. Yan, may gustong sabihin ni at ni nanay ano sa inyo, tay. Tayo lang. Ba ano pa? Ano 'yan? Ano 'yan? Tuloy na wala na mamang babayaran niyo. Pasensya na pa rin, Joseph, kung ano pa yung nasabi namin at ano. Pag-uusapan din naman natin. Okay. 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 Pasensya na. Okay na. Pagkasana masamaan lang sa amin. Okay na. Hindi, bigyan na lang kita tayo ng pamerienda. Ito o yung pamerienda. Okay na po. Huwag na po. Ipaputol na yan. Kung tatlo, tatlo. Wala ka mabayaran po sa akin. Tingnan nyo, Nay. Ang babait pala nila talaga. Yan yung sinasabi ko na ano. Sino po yung ano nyo, kausap nyo, si nanay noon? Ay, siya po bagay yung ang tanong sa atin na ano. Di ba didiretso po tayo kay sa matanda noon na po dyan? O, yun na narinig. Kaya po kayo, nag-alis din naman po kayo agad at na-stress natin po kayo agad. At oo, at paiba-iba oo. Po yung ano, yung ganyan. Nay, sa akin naman po, kung kailangan nyo ng ganito, ganyan, magsabi lang kayo, wag lang yung gano'n na parang naluloko na ako na ganyan. Siyempre, hindi naman po ako bata, nakausap, hindi po ako teenager. Nasa middle age na din po ako. Oh, hindi rin naman po kami nang ano, na papadagdag sa oo. At yun lang po naman ng ano. Yun yung sinasabi. Yun yung sinabi na ano. Saka hindi po namin at isito na yun. Lukuhin namin kayo. Kayo na natulong sa amin. Oo. Eh, yun nga. Yung klaro ngayon, dapat nag-direct kayo kay tatay kasi siya naman po talagang madi-decision pala dyan. Pati yung mga kamag-anakan nagre-react na. Yung anak nag-chat sa akin. Na-stress po ako kapon. Busy-busy kami sa aming shop ni Mr. Ko. Inaano ako, chinachat ako ng mga anak dahil dito sa issue na ito. Sabi ko, ay, ba't di asikosunan ni Nanay Maribik? Ikaw po yung may handle niyan, Nay. Yun po yung ano. Pero sa akin ngayon, at okay na, sana ay ano, asikasunan niyo po yung pagpaputol dito para ano, matapos na po ito.
itong bahay nyo, no? Okay po, sige po. Oo. At kung may ano po tayo ganyan na paglilinaw na pag-uusap sa ganyan, kung makisuyo tayo, for example, magpaalam, parang yun nangyari dyan, mag-direct kayo doon sa mismong may-ari, hindi kung sino-sino, kapitbahay, kamag-anakan, hindi po. Mag-direct po kasi kayo sa taong may-ari. Kasi iba po yung information ay sabihin ng isa, iba ng isa, doon tayo magkakalituan. Siyempre ako naman ay ano, hindi lang po ito yung iniisip ko, madami din po. Oh, kaya nga po sinabi ko nung una, huwag na lang natin i-ano. Kung ngayon, diyan na po. Eh, yung project din namin ang maano dito ay masisira. Mawawala din yung parang pinagpaguran namin, yung effort namin na nagpagawa nito, Buboy. Kung nasira, yan, nabagsakan ng puno. Eh, siyempre, sino na naman ang mag-ano po dun? Yun din yung ano ko. Punto ko. Pati yung mga sponsors natin, yun din ang sinabi nila, mga tumulong para ma-build itong bahay nyo. Yun yung gusto nilang mangyari, na matanggal yung makapurwisyo sa ano, sa bahay nyo. May kilala po kayo magpuputol ngayon. At yun yung asikasuhin nyo ngayon, puntahan para mapaputol po yan. Meron po yung ano... Ang 5 piso yata po, 3-5 daw ang single niya. Eh. Ano lang sa problema, ako na lang po makipag-usap doon sa ano, sa may bayad ng ano, putol. Mm-hmm. Ako na po ang bahala doon. Sa patiste, sa putol. Basta itong tatlo po, ano, para walang ano. Hindi po. Oo. Kasi, yan, mahirap yung ano, ganitong ano, sitwasyon. Yung carpet, kuya, nag-ano ka ngayon? Nag-trabaho? Ha? Half day? Anong natapos po ngayon? Yung hamba na isa? Pakita natin yung ano, pinto. Ito yung ano, oh. Ah, ginagawa na yung hamba. Ito natin yung hamba. Ito ba pala yung hamba? Malaki ang sukat, ma'am. Oh. Kaya binawasan. Mm-mm. Dapat tama lang yung sinukat. Di pa pumunta na po dito yung ano, yung karpintero. Ay, yung taga-sukat. Pumunta na po yung ulit ng susukat. Sabi, nalimutan niya ang sukat. Pinasukat ulit. Ewan. Dapat hindi po ano po. Dapat nakalista yun. Kasi bayad na po yan. Ay, ba't ganitong nagkakaano po tayo dito sa mga ano natin. Dalawa po yan? Dalawa, ma'am. Sakto yung isa? At saka po, hindi binawasan rin po. Kunti lang naman po yung ano nung isa. Yung, okay. Kunti yung pinakang ano lang siguro dito. Oo. Yung lang ang binawas-bawasan dun. Parang pinantay para magkasya dito. Naisa na, huwag nang maulit yung ganitong issue na iya. Ayoko pong kakasiraan kayo ng mga kapitbahay. Ayun na nga po, ma'am, na... Ayoko rin naman po magkasira-sira po. Kasi sabi ko na lang kung ayaw nila ipaputol ay noon, pabayaan na lang yun dyan. Eh yun nga po yung babagsak dito. Yun yung, hindi ibig sabihin, hindi nyo po pinapalagan ito, kundi nyo pinatanggal yan. Eh, kaya nga po umabot na rin sa ganito. Kasi minsan sila rin nagsasabing ganun sa amin. Pinababayaan na lang namin. Sabi ko mahirap na yung anuhin at hindi tayo ano dyan. Eh, kung si kuya pala ang kinausap mo nun, ay binigay na agad dyan kasi sa lupa mo kasi naman yan ay. Pero ngayon, okay naman na handle ko na yung pang-tistis, pang-ano lahat, para ano, hindi ganyan na magka-problema. Si tatay ko kawawa, napapaiyak na nga sa ano, kasi yung ano na yan, nangyayari na ganyan. Tsaka itong ano, parang antagal na ito, Nay. Abutin pa ng 2 buwan yata itong magawa. Eh, hindi po naman natin pwedeng anuhin ang muscle natin at baka isa pa yung magalit sa atin pag inapuran natin. Pinabakbak na yan. Kaya hindi rin naman daw niya maibigay kung kailan matatapos. Wala daw siyang araw na ano. Mahirap din po magpakialam, ma'am. Baka ano lang tayo saan.
Kaya kung kailan. Ay, hirap po yan. Hanap po ako ng ibang ano gagawa. Kaya? Ayoko yung ganyan. Project ko po ito ay, hindi naman ako na ano, isa din yan na problema na na-stress na ako. Nagpabahay po ako sa una kong pabahay din. Tuloy-tuloy ang trabaho, hindi yung ganito. Pag ganito, hindi count yan, hindi ako magbabayad pag walang trabaho. Hindi ako magbabayad na ano. Kasi mahirap po yan ay magbabayad ka tapos walang ano natatapos na ganito, walang ano. Si Buboy na nga po ang pinapapintura ko. Siya na nga po ang ano pinapaano ko dito para at least may makita kayo matapos. Pero parang araw-araw na pupunta ako dito, wala pong nangyayari, walang ano, eto lang. Ay, sa mga viewers po namin na nanonood, eh pasensya na po kung ganyan po ang mga na-vlog at nagkaroon lang ng konting ano, hindi pagkakaunawaan. Eh pasensya na po sa inyo. At sa pamilya ni Tatay Nay, anong gusto niyong sabihin? Nakausap po na po yung mga anak. Oo. Nakagabi po sa cellphone. Yung anak ni Maring Tisi. Anong sinabi niyo po sa kanila? Sabi ko wala namang problema. Ako nang bahala. Tayusin ko rin naman bukas. Papaliwanag ko naman sa kanila. Kung ano man yung nasa, sabi ko doon sa mga vlog, eh, ako nang bahala. Kaya sabi niya, anuhin mo ate, ayusin mo kasi ikaw, oh sige, ako nang bahala. Kung may problema, ayusin natin. Tubutas pa. May gusto rin po akong sabihin. At hindi ko rin naman po, hindi rin naman po namin gusto. Siyempre, magulang ko pa rin naman po yan, si Mama. Hindi ko naman siya dinadown din. Eh, ibig ko po sabihin, sana, hindi naman masasabi ni ng magulang ko kung wala naman, ano. Kahit hindi mismo yung may-ari nagsabi, sana dapat yung ano, hindi nagsalita ng ganun para hindi nakapagsabi si Mama. Yan po. Oh, sinong kanausap mo that time? Ba't ganun yung ano? Ayun, ako yung kagaya sabi ko kanina. Yung nakausap ko, siya po. Yung babae? Eh, yun naman talaga ang ano yan, una eh. Sabi. Nag-ano yung mga anak, salita sila, nag-chat sa akin. Anong gusto mong sabihin? Baka gusto mong humingi ng paumanhin sa mga nasabi natin sa vlog sa kanila. Eh, ako po, alam ko may nasabi rin akong hindi nila gusto. Nahingi din po ako ng ano, at may pagkakamali din naman po ako. Kasi nagawa ko naman din po yung kasi nga, siyempre, nagtanong din ako sa magulang ko, sabi ko, ano Mama, nakausap mo si Kuya Josep. Ayun, sabi po sa akin ng magulang ko, oo daw. At kaya, nag-ano naman ako na, yun pala, kinausap mo na pala. Kaya po, bakit ayaw pa rin pumayag? Yun ang ano ko, kasi nung tinanong ko naman si Mama, oo daw. Nakausap na daw niya. Yun po, kasi ako po talaga, ang kinausap po, hindi ko naman siya inaano po. Yun ang kausap ko po talaga, si Nana Tisi. Yun, si Lula Tisi po. Siya pa lang kinausap niya, hindi si tatay. So, okay. Ganun, kaya nagka-problema tayo. Ayan, sabi niya. Ayan, kung may gusto kang sabihin sa mga ano, yun nga. Ayun, ang sasabihin ko po, kung ano, gusto ni kung magtatanim sila ng ano sa amin, galit sa amin, ng sama ng loob sa amin, wala po akong magagawa. Pero, nahingi po ng dispensa. Yun nga yung mali natin, na dapat hindi yung ano, kasi hindi naman siya yung may-ari dito, ano. Yun din yung ano namin. Ito, yun yung gusto kong mangyari. Kaya nga, ikaw, yung sinabi kong lalaki to lalaki, makipag-usap. Opo, ma'am. Oo, pero ang kinausap mo pa din pala yung babae. Opo, so, babae. Ibig sabihin, walang klaro. Dapat sinabi nyo, ay ma'am, walang klaro po sa ano sa usapan. Opo, ma'am. Yun na lang sana, wag na tayo nagbanggit ng kung ano-ano sa vlog. Siyempre, vlog ko po ito. Kung ano lang yun ilalabas natin dito, yun yung ilalabas ko sa vlog ko. Opo. Tsaka yung nabanggit naman po na ano, yun naman talaga yung napagtalunan din po dito nung gabi. Mm-mm. Na pinakita pa nga ng magulang ko yung kasulatan nila.
na dito sa lupa. Kaya po nasabi yun ni Mama. Yun po talaga totoo. Yun po. Oo. Naawa ako na sa itsura ni Kuya kasi yun nga, sabi niya, ibigay ko yan ng libre. Huwag lang nila akong pag-isipan ng ganito, ganyan. Kasi hindi pa naman ako kinausap ng kayo nga, ni Nanay Maribik. Hmm. Wala naman sila sinasabi ng una. Na gano'n. Kasi kahit kami, hindi man sa ano po. Kagabi, ang dami nila din sinabi na masakit din sa akin. Siyempre, magulang ko po yan. Yung sumbatan nila kung ano-ano. Eh kami naman po, madali kami lapitan din. Pag may trabaho, kahit walang bayad, okay lang po. Ayan, sana magkasundo-sundo na kayo. At sana ano sa madaling panahon, ay mapa-ano na ito, matapos na. Para wala na din po akong ano dito, maisip na anong gagawin, project. Pagkatapos ito, ang dami po, oh. Dami pang ano, itong pintura di patapos. Kulang ba yung pintura, Boboy? Baka kulangin naman kasi medyo matakaw yung ganyang rock. Matakaw po yung pintura. Hmm. Yun nga po, yun pa lang nalagyan ko, tsaka yung kwarto. Natapos na yung kwarto? Hmm, tsaka yun po. Hmm. Okay, ito. Yan dito sa harapan, ano na, clear. Tingnan natin sa harapan. Hindi pa tapos pala. Ayan po. Ah, dito sa harapan. Mm. Okay. So yun, Boboy, pasensya ka na kung may nabigkas man ako sa inyo at talagang ano lang din ako, ano ako sa dalawang panig. Kung okay. Sinong may mali dito, tinitingnan ko din. At okay, syempre, nakakaintindi po ako. Tsaka, nasabi ko lang din naman po yung, dapat po, hindi po sila nagsalita din ng ganun, na hindi pa pahing ng ganun. Kahit hindi mismo yung may-ari, sana, hindi para po sa akin, hindi naman po ako nagagalit sa kanila at hindi naman ako nakikipag-away sa kanila. Si Nanay nga kanina, sabi niya sa akin, dapat iabot ko na lang daw yun, yung ganung halaga, para wala nang usap-usap. Sa akin, gusto ko din makausap talaga yung may-ari. Eh, yun naman yung sinabi niya, na paputol na lang daw ng kahit walang bayad. So, ibig sabihin, yung gagamitin ko na pang bayad sana sa puno, yun yung gagamitin ko pang tistis, ano? Sige, ma'am. At oo. Masasabi ko po, ulit, pasensya, kung may nagamali din ako, na may nasabi din ako mali, pati yung magulang ko, sana, ano, ako na po nagingin ng pasensya sa magulang ko at sa nasabi ko na kung may mali man ako. Yun po. Eh, sana po ay magka-ayos na ulit, walang isipan kasi dito po kasi ma'am, pag may problema ang isa, halos lahat kasi may nakikiano eh. Yung kaya mahirap eh. Oh, yun nga, yung ano, iniwasan din, ano? Oh. Pero sa ngayon, okay na yan. Pag napatistis yung puno na yan, okay na, wala na tayong ano dyan. Salamat din. Basta tuloy-tuloy lang yung ano natin dito. Salamat din po sa ano, sa kanya, kay Ms. May-ari na binigay niya yung puno na walang bayad, na hindi tumatanggap ng bayad. At ako naman po, talagang nakikita ko, nasabi ko naman din sa inyo na talaga naman, mabait naman talaga yan mga yan. Mabait pala talaga yan yung pamilya nila. Po po, inaano ko po yan. Kaya, kaya mas okay sana na nag-direct tayo kay Kuya, ano, hindi yung kung sino-sinong pinagtanungan. Kasi alam mo kasi, Boboy, yung ganyan, iba-iba talaga yung maano mong informasyon. No? Okay. Oo nga po. Iyon yung ano natin dito, yung aral natin na kung sinabing kay Juan ka makipag-usap, kay Juan, hindi kay Pedro, ano, para oo, klaro. Oo. Kasi kung kay Pedro ka makipag-usap, iba yung sasabihin niya, iba yung alam niya. Sabagay, oo po. Tama po. Mm.
Eh, ganun na lang po, nanghihingi ulit ng pasensya kung may pagkakamali ako, kami, pati na rin po yung magulang ko. Ako na po nag-ano. At sa, masakit din po sa amin na sinabihan kami nila na lalo yung magulang ko na masyadong na ano, porkit may ganitong bahay. Hindi naman yun. Oo, nagalit lang din po sila kasi syempre yung sinabi natin sa vlog na ganito ganyan, pinataasan yung presyo, ganito ganyan. Hindi naman. Pala may ano sila, may kailangan talaga na ano bayaran at nasa ospital yung magulang. Eh dapat inintindi natin yun. Eh sa akin naman, medyo uminit po yung ulo ko doon kasi yung usapan hindi yun yung sinabi na tamang ano. Eh syempre parang ano din yun, pang luloko din yung ganun. Oh, na nangyari. Panluloko talaga yun. Pero yung ano dapat si kuya palang kinausap, mas maganda. Mm. Mas diretso. Kasi, para wala tayong naging problemang ganito. Opo. Oh, so ayun, yun lang yung ano gusto kong iklaro ngayong araw. At sana suportahin nyo pa din yung mga vlog namin dito. At kahit ganitong magulo, nagkakagulo, at least maayos na ngayon. At yan, thanks God at si Kuya na ipag-usap, na ipag-arap sa atin. Naawa nga lang ako sa kanya at ano, napapaiyak. Inaabutan ko nga po siya ng bayad. Ayaw niya. Gusto niyang, sige, paputin na lang daw yan na kahit walang bayad. So yun, gagamitin ko na lang sa pampaputol, pangbatisti sa ano, sa puno na yan para matapos na po yung gulo. Ayan, Boboy, paalam ka sa mga viewers mo. Sa mga viewers po, salamat ulit sa sponsor. Eh, kayo na pong bahalang humusga sa amin kung ano. At tatanggapin po namin ang inyong batikos sa amin, dalawa ng aking nanay. Pero talaga po, hindi naman namin yung masasabi kung walang rin nagsabi sa amin. Mag-ganong. Oo. Yun po. Kasi yun yung ka-close nyo po ay matanda, ano, yung matandang babae. Opo. O mas okay sana kay kuya talaga. Pero okay na yun. Okay naman na. Ayan. Ikaw na, yung gusto kong sabihin. Ay, sa mga nanonood, lalo na sa mga anak ni Marintis, pasensya na kayo kung ano man yung lumabas sa vlog namin. Wala naman kaming intention na pagkapirahan yan. Ang ano lang namin kasi nagsalitas din sila ng ganun, kaya nasabi ko lang din. Kaya kung ngayon maayos na, okay na, sige, wala nang problema. Kaya pasensya na kayo kung nakapag-vlog kami ng ganyan. Okay, sige. Please like, subscribe at mag-comment po kayo at sana iwasan natin yung negative comment para sa mga binavlog natin at naapektuhan po sila. Pero sa akin naman ay yan, nag-ayos-ayos na. Kinausap ko, pinatawag ko si kuya dito para kausapin at bayaran sana itong puno sa kanya kasi hindi na po siya pumayag. At yun nga po, napapaiyak. Naawa nga din po ako pero yan, humingi na din ako ng dispensa sa nangyari. Siyempre, sinabi ko din kay nanay na humingi tayo ng dispensa at ano po yun, may stress din po yun. Ako nga po na ano, na chinachat ng mga anak, siyempre si kuya, chinachat din po ako, eh medyo umano po ako. At yung mga sinabi nila na wala man daw silang klaro na kausap kay nanay, kay Buboy, ay medyo ano po ako ngayon. So ayan, dito ko muna tapos na aking vlog. Maraming salamat sa patuloy na suporta nyo po sa ating video, sa ating YouTube channel na Commander ni Marcos, Marcos TV channel, na ating mister, at sa ating page na Alma Vlog. Mag-ingat po kayo palagi. God bless.